You excited? Yes. Dumating na yung kanyang order sa Shein. So, sabi niya, i-haul niya daw. Let's go to your room. Okay. Yeah. Magandang gabi, mga kalalabs. Alas 6 na. Hindi sana ako magba-vlog. Kaso nga lang si Nicole. Sabi niya, Mama, let's vlog my Shein. So, sabi ko, okay. So, i-haul niya daw. So, yung dalawa sa akin, yung rest sa kanya. Meron akong dalawang in order para sa akin. So, okay, let's do the haul. Ah, it's so much light. Yeah, it's fine. It's good. Okay. I like the light. Yeah, it's all good. Hello. Okay, let's open it. Mm-hmm. So, napunasan na namin to, mga kalalabs, ha? So, yeah. Okay, ikaw na mag-open. Di ba ikaw mag-haul? Yeah. Okay, you can do your haul. Let's open it. Okay, be careful. Baka magupit mo yung ano. Imagine. Yeah. Okay. Oh my siya God. Ang namili ng mga ito, mga kalalas, hindi ako. So, I asked her to order okay. What she wants. Okay, that's the receipt. One. Open it one by one. Okay. So, pakita mo na lang. Okay, one is one of the dragon ones because mm-hmm. I like these. Nag-haul? Yes. Wow, is it nice quality, Nicole? Yes, very. Explain. It's explain. Nice. I like it. Yeah. So, do you think usually these t-shirts cost like $30 in normal not shops? $30. $15. Mga ganyan. Yeah. Okay. So, ayan. First, meron siyang pa-dragon. And then this one is like almost the same as Mama's, like the orange neon one. Yeah. It's this one's the golden. Okay, just put it here. Ta-da. Ta-da! Wow! So, yung size niya, mga kalalabs, pag small, small talaga siya. Pag medium size talaga siya. But this one, I think, is small, right? So, the other one is extra small. Is it says there? Okay, ang US 4. So, small. Ta-da! Small? Yeah. Yan. Okay, next. That's nice. Okay. So, next. Dalawa. This one. I think this one's a little bit big. Tell them the quality naman din. Pag nag-haul kayo. I have no experience in haul. Yeah, that's what I'm teaching you now. Okay. What do you think about the packaging of a Shein? So, pronounce talaga very na good. Hindi daw Shein yan, be. Shein talaga. Shein. Yeah, wow. Yeah. It's big, be. I know. Do you want this one? What? Did you order this? Small size. It's yeah. So big. Oh, it's an oversize. Yeah. I can have it. Do you want it? Oversize. Kay Papa Dib. Baka okay to kay Papa Dib. Let's give Papa it to Papa Dib. Okay, sure. Pwede kay Papa Dib to, oh. Maganda siya. I like it. Tingnan natin. Tanungin natin kay Papa Dib okay. Kung gusto niya. You're welcome, Papa Dib. Their packaging is really good. Yeah. Quality is good as well. Yeah. Yeah. It's the same wow, quality. I like that. I like that, Nicole. Wow, it's really nice quality, babe. Yeah, it's really nice. I know. I'm not gonna take yours, Nicole. Their t-shirts. So that's your good. That's your old clothes, you know. You yeah. Ordered that for this you. This one is the Japanese one that I really like. Is it Japanese one? It's a lazy t-shirt. Lazy? Yeah. Wow, ang cute. You see, meron ka ng summer na pangdamit. Alam mo kung hindi ka bumili ng ano mo, be? Mm-hmm. Ng pangalan nito yung short. Sure, yeah, I forgot about that. Yeah. But anyway, it's okay. Pasensya na kayo sa wangwang. Wangwang is light. What's this? Okay, this is mine. Yes. Let's open mine. No, I didn't order anything like that. Okay. This might be big. You can have it if you want. No, this is your... Oh, yeah, you ordered that. Oh, this one's fine. Yeah, so this is the next one that Nicole got. It's big, Nicole. Pero ang laki niya, be. Ang laki niya. No. Ang laki, be. Is it? It's super big size. It's oversized. Parang t-shirt ko na yan, eh. I think because, ano, to mga kalalabs, kahit small siya, pero oversized kasi yung pinili niya. Hindi ko na kasi chinek. Nakita ko lang kasi yung design. Okay. I like it too. This is mine. Okay. So, ito yung in-order ko pang tulog. Parang ito sa'yo, B. Ah. Parang kasha ko sa'yo. Ah. Pang tulog.
Okay, first time kong bumili ng pantulog sa Shein. And I like the... This is yours. Yung quality nga lang, hindi siya yung... Hindi ako fan ng quality nito, ha? Oh, naman, right? It's like it's, terno. Hindi, para siyang... Parang yung t-shirt na binigay sa akin ng... Ano yung ito? Yes style. Kasi ayoko nang mainit sa katawan na tela. Pero I like it. This one's yours. Oh, that's one. And this short. So, ang in-order ko is medium size. Tama lang naman, medium size. It's all good. Ito yan. Okay, this is mine. Do you still have one more? Two more. Two more. Okay, buksan ko lang saglit yung akin. It's another Japanese one. So, ito naman yung sa akin. Ayan, order ko siya. Ayan, pwede ko tong isuot sa labas. Dress. It's oversized dress. It's this one's mine. Parang it's my first time to buy stripe na ano. Pero ang ganda nito. This one's mine. Ganda. You look like Ate Jessica with that. Yeah, I like that. This one's mine. Yeah, can I see? Wow, that is cute. I like that. And cool, there's, meron siya pa ano dito. Ayan, no, mga kalala. One last one. So, puros t-shirt na naman po ang binili namin. Woo! We are a t-shirt lover. Wow, that's beautiful, Nicole. Yeah, I like that. Oh, nice. Oh, ang ganda ng ano nyo dito. Oh. Oh, yeah. It's nice. It's soft here. Yeah. And then the quality is good as well. Oo. So, ayan, bilangin mo na. Ilan yun nakuha mo? 1, 2, 3. Binlog pa talaga 4. Tong ano na to. Na kasi alam niyo mga kalabs, nagpapahinga kasi ako. So, akala ko kasi darating pa to next week. Sabi kasi sa ano tracking is, where's the t-shirt that Papa Di will have? I got 7. Let's ask him. Oh, you need 7. To wash it first, okay? Can I try them on now? You can try it there while I'm talking to them. So, and then I will show them what it's look like, okay? Try on haul daw. Ayan na. Okay, this is the first t-shirt. Yeah, nice. I like it. I should have gotten a big one. Yeah, this is a small size. Yeah, very small. Yeah. Okay. Yeah, but it's nice, yeah. And this is the next one. Char. Char. Fashionista ka, girl. I like that. That is a cute one. It's nice. You have a good eye on fashion, Nicole. It's really good. Isn't it nice? Yes, look at this. Yes, I like this. Oh my god, it's akin mine. Na lang yan. It's mine. Okay, fine. I like this. What's the next one? This one. Yes, Daisy. So good. I like that t-shirt. It's called Lazy. Tamang-tama yan sa'yo, babe. Lazy. Lazy. Lazy maligo. Lazy mag-toothbrush. Lazy maghugas face. Lazy. Ba't mo napili yung lazy word, Nicole? Because it's cute. You're not lazy. It's just only like that. It's just a word. You don't apply the word sa everyday life mo, di ba? Okay, next. Charan! Tan, 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 tan. Perfect. I like that. Oh, I like that. So cute. And there's one more? Yeah. Only one more because I tried the other one on. Ay, naku po. May hilo na kayo dito, dong. Hindi ko naman kasi siya ma-vlog pag nagpapalit siya, diba? Makikita niyo yung kanyang kasexyhan. The abs there and the abs where. The abs there and the abs there. Okay, next. I like that color, actually. Really nice. This is cute. This is cute. I like that. Do you like all your clothes? Yes. Perfect. I'm happy you like them. Kaya ako pinagpili si Nicole sa mga gamit niya kasi I want her to know what she wanted. Kasi pag ako ang namili tapos din niya isusot, sino magsusot ako? Paano kung ayaw ko din? Sayang pera. Diba? Okay, let's give... Do you think I'll give this Papa Dib or I can have it? No. Ask Papa Dib first. Oy, bingay niya na. Okay. Papa this Dib. Is mine. Suot natin to. Tapos magle-leggings, mag-shoes or sandal. Diba? Good morning, mga kalalabs. The next day tayo. Hindi ko inan yung vlog ko kahapon, mga kalalabs, kasi maiksi lang yun. At saka yung ganap lang namin is yung pa-haul ni Nicole. So, nilabhan ko yung mga binili natin sa Shein. Ito na siya. So, yung decolor yung inuna ko. And to yun na to, hindi ko siya dinryer kasi nagluluma kaagad yung damit at saka lumiliit. Kaya yan, sinampay ko. And this one, hindi pa siya nalabhan.
lalabahan ko siya. Hindi ko siya hinalo dito kasi baka mamaya mag-transfer yung black sa kulay, light color, diba? So, ayan. And sinabi ni Nicole kay Papa Dave if kung gusto ni Papa Dave to. So, hindi sumasagot si Papa Dave. Parang ayaw na siguro yung ito, itong design or something like that. So, ako magsusot niyan. I like it. Pangbahay. And yung mga damit naman na napili ng bata na gustuhan niya. And siya nga pala, pag bibili kayo sa Shein, i-make sure nyo na yung bilhin yung t-shirt o kaya damit is yung may, yung parang 100% cotton siya. Kasi maganda yung quality ng 100% cotton. Kaya lang, hindi siya mag-focus. Anyway, nakasulat naman dito 100% cotton siya. Maganda yung quality niya and then malambot. Pero itong isang to, hindi siya cotton, meron siyang mix. Mix na quality ng tela. Ano ba yung ano nakalagay dito? Yun yung kagandahan dito sa Shein kasi nakalagay yung kanilang mga ganap kung anong klaseng tela to. So, meron siyang 95% polyester and 5% spandex. Ito naman, so ito yung pangtulog natin. Hindi siya cotton, kaya pala ano siya, meron siyang 5%. So same nito, pero parang mas makapal to dito. Parang mas shiny or madulas yung tela nito kaysa dito. So I like this one as well. Pang summer talaga siya. Pwede natin siyang isuot pag naglalakad-lakad tayo sa, alam niyo na, sa park. Kasi sa park lang naman tayo pumupunta. So, tatanggalin ko yan mamaya, yung ating mga damit na nilabhan na gustuhan ni Nicole. I am super happy na lahat ng binili niya is nagustuhan niya. Of course, siya yung namili, diba? Dapat lang, magustuhan niya, diba mga kalalas? And may kikwento pala ako sa inyo kasi ganito yon. Nag-away kami ni Papa, di, pero yung away namin, hindi naman yung ano, sigawan. Kumbaga, yung ano lang, konting ano lang. Pero kasi ako, pag meron siyang ginawa na hindi ko nagustuhan, hindi na ako magsasalita. Kasi baka mamaya, may masabi akong hindi maganda sa asawa ko. So, pag nainis na ako, o kaya parang na-bad trip ako dun sa ginawa niya or sinabi niya, ano na ako, like parang leave me alone na yung ano ko, mood ko. Parang hindi na ako magsasalita. Pag may tatanungin siya sa akin, okay lang, ganyan-ganyan ako. Pero alam niya na, nainis ako dun sa ginawa niya. Kasi ganito yon. So, alam niyo naman, kung kayo yung nanonood ng vlog ko, alam niyo na mas sinusunod ko yung gusto ni Nicole. Kung ano yung gusto niyang isuot, kung ano yung gusto niyang gawin. Ako lang yung taga-advise. Ako lang yung taga, like, alam niyo, payo. Kasi ayaw kong pinipilit yung asawa, yung asawa ko, yung anak ko sa isang bagay na ayaw niya. So, sabi ni Papa Dave, you need to wear this, sabi niya, diba? Like, example na lang dun sa sandal na binili ko sa Costco. So, pag naglalakad-lakad talaga kami, nagsasapatos talaga kami. Kasi, pag sandal talaga, especially pag malayo, dapat shoes, rubber shoes, diba? So, that time kasi, ang init-init, diba mga kalalabs? Mainit siya. So, sabi ni Papa, let's wear all sandals, sabi niya. So, nung time na yun, sabi ko, no, let's wear shoes. Mainit, sabi niya, let's wear this, blah, blah, blah. So, si Nicole, gusto niya mag-rubber shoes siya. So, sabi ni Papa Dave, no, wear this one. You need to wear slipper. You don't need to wear the rubber shoes. We are going to walk long, far, 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 ganun-ganun siya. So, yung bata, nagdadabog-dabog na. Kasi, alam ko yung ugali ni Nicole, eh. Pag may bagay na parang hindi siya komportable, magre-react talaga yung bata. So, nung time na yun talaga, nag-anuhan na kami. Tapos, inulit niya na naman nung nakaraan, kaya hindi ako nag-vlog. Kasi nagkasagutan na naman kami sa mga bagay-bagay na yan. Tapos, meron siyang mga sinasabi na pinipilit na ayaw ko din gawin. And ayaw ko din ipagawa kay Nicole. Kasi yung bata, syempre, diba, we need to always listen kung ano yung gusto ng mga mahal natin sa buhay. O kaya, anak, especially sa anak. Kasi, we cannot, parang kung lagi na lang tayo nagpo-push sa anak natin na gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, hindi siya magiging masaya, diba? So, ayokong mangyari sa anak ko yun na, alam niyo yun, ayokong mangyari sa kanya na ipilit sa kanya na gawin yung isang bagay na ayaw niya. Kasi hindi siya masaya, hindi ka rin magiging masaya, diba? So, pagdating sa mga ganyan, mas prefer ko na makinig sa anak ko kung ano yung gusto niya. So, nagalit ako kay Papa Dave, nag-away kami. So,
ano nga eh, kahapon, di ba kagabi, hindi ko siya binlog kasi nga, yun nga, nagkaanuhan kami. Pero okay naman na kami mga kalalabs. It's just, I need to explain to him properly na I don't want you to do this kasi may, like parang, ayokong hindi masaya yung anak ko. Especially ako, meron siyang sinasabi na, oh, gawin mo to, sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi ako komportable na gawin yung pinapagawa mo. So, di ba, we need to speak. We need to say something. Pag yung isang tao may gustong ipagawa sa'yo na ayaw mo, especially yung hindi mo ini-enjoy, magsalita ka, sabihin mo. I'm not happy with that. Hindi ako masaya dyan. Sabihin mo kasi para alam niya, ba? Diba? So, yun. Konting away lang naman yun. Pero, as what I said, pag nag-aaway kami ni Papa, diba, hindi ako nagsasalita. Hindi, talaga. Kasi, much better na itiko mo yung bibig mo kaysa magdakdak ka ng magdakdak kasi hindi yun mag-work. Kasi baka yung words na lumabas sa bunganga mo is yung words na itatak niya sa isip niya, sa puso niya. Ay, ganito pala tong taong to, diba? Ayaw mo naman. Kasi, yung physical, like, pag sinampal ka ng isang tao, o kaya, like, sinaktan ka ng isang tao sa physical, maghihilom yan, maghihilom siya, pero yung salita na ibabagkisin, yung sasabihin mo sa isang tao na sobrang sakit na salita, yun yung itatatak niya talaga. Hindi niya yung makakalimutan, promise. Kasi ako, napagbuhatan na ako, pero napagbuhatan ako ng kamay before, yun, dumaan lang yun sa face ko. Pero, na-forgive ko yung tao. Parang, ay, wala na yun. Nakalimutan ko na. Pero yung sakit na salita na sasabihin ng isang tao sa'yo, tatatak sa puso mo, sa isip mo. Parang iisipin mo na lang every single day yung sinabi niya. Ay, ganun pala siya. Like, madidepress ka kasi yun nga, masakit yung salita na ginawa niya. Anyway, basta, ayoko lang magsalita pag ganun. Na-share ko lang sa inyo mga kalalabs. Kasi ayoko talaga yung ginawa niya na if force niya yung bata sa isang bagay na ayaw niya. Ayoko yun. Especially anak ko yun. Alam ko kung ano yung gusto ng anak ko, diba? And may karapatan din si Papa Dave na sa pagsabihan si Nicole sa mga bagay-bagay. Pero tayong mga magulang, dapat we need to listen sa mga anak natin. We need to support them kung ano yung gusto nila. And we will like parang i-guide natin sila sa tama. Huwag natin silang i-force sa bagay na hindi nila gusto. Kasi magsasuffer sila. Kaya nga may mga kabataan ngayon na sabi na, ayoko yan. Ayoko mag-study nito. Tapos pagdating ng araw, hindi sila happy dun sa trabaho na kurso na nakuha nila nung college sila. Kasi yun nga, pinorse ng magulang na yun yung course na kunin niya, diba? Sad lang. Anyway, dami ko sinabi, no? Magkakapi lang ako, mga kalalabs. Ang aga-aga nun, daldal ko. So, mamaya, magluluto ako ng... May request si Papa Dave na dinner. So, dip... roasted beef sandwich dip daw. So, let's see kung anong mangyayari doon. Binili niya yung mga ingredients, kaya... Ang gagawin ko na lang is ipiprepare ko na lang para sa kanya at para kay Nicole. Kasi hindi ako kumakain ng rice. Hindi ako kumakain ng bread ngayon. Kasi, trying my best na magpapayat talaga yung 45 kilos, yun yung goal ko. So, talagang inumpisahan ko na siya starting yesterday. So, I need to continue that. Anyway, mga kalabs, kapi tayo. Kapi po. Magandang hapon na sa inyong lahat, mga kalalabs. Mag-aalasing ko na dito sa amin. Ngayon ako na pag-update sa inyo. So, magluluto na ako ng French dip sandwich. So, ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Bumili si Papa Dave ng roasted, hindi pala roasted. Check, anong tawag dito? Anong tawag sa'yo, be? Oh, roast beef. So, ito yung nabibili sa deli, sa urban fair. So, ganito yung itsura niya. Ayan, pang sandwich talaga siya. Ayan, so ito yung gagawin natin. And bumili din siya ng ganitong tinapay. Dapat ang tinapay na gagamitin sa French dip is hindi ito, pero ito yung gusto niya. So, wala tayong magagawa para sa hot dog to. Pero sabi niya, this is okay. Sabi ko, okay, ikaw naman kakain, di walang problema, diba?
So, kailangan pala natin ng beef broth dito. So, sabi ko kay Papa Day, before sila umuwi dito, bibili siya ng beef broth. Kasi, gagamitin natin yon para sa sausawan ng kanyang sandwich. O, diba? Ang gulo nitong dinner na to. Hindi ko alam kung bakit ito yung gusto niyang kainin. Pero, pagbigyan natin si Mister kasi he's being a good boy kasi hindi siya nag-cheese. Ano, hindi pa siya nag-aalak since nung time na may nangyari sa kanya, hindi na siya uminom ng alak. And I'm proud of him kasi hindi matigas yung ulo niya. So today, bibigyan natin siya ng kanyang request kasi puro salad na lang yung pinapakain ko sa kanya lately. So, pagbigyan natin siya. So, ipakita ko sa inyo yung ating mga ingredients. So, ito yung mga ingredients natin. Kailangan natin ng butter, ng onions. Marami akong nilagay na onions kasi malapit nang masira yung onions ko. Kaya, dagdagan na natin. And meron tayong garlic. Meron din tayong flour dito. And meron ako ditong soy sauce na may ketchup. So, meron dapat akong ilalagay na sauce. Anong pangalan nun? Hindi ko siya ma-pronounce. Ilagay ko siya dito sa screen. So, kung wala kayong ganyan, yung nababasa nyo sa screen, hindi ko siya ma-pronounce properly. So, hindi ko na lang sasabihin. Ganito na lang yung gawin nyo. Substitute ni ito. So, ketchup and then soy sauce. Okay lang siya. So, anyway, let's start cooking. So, naka-ready na yung pan ko dito. And magluluto din pala ako ng french fries. Kasi sabi niya, Beb, french dip is supposed to have a side dish. So, ang ilagay mo, french fries. O, diba? Ano na, besh? Hindi siya healthy. Itong dinner namin, hindi siya healthy. So, that's okay. Kasi paminsan-minsan lang naman to mga kalabas. Hindi naman siya all the time, diba? So, pagbigyan natin si Mister. So, maglalagay ako ng butter dito sa aking pan. Ito yung butter natin. Kuha ako nito. Lalagay ako ng konti. Itong butter na binili ni Papa, Dave, masarap siya. Binili niya to sa Costco. Kasi naubusan kami. Sabi ko, bili ka ng butter sa Costco. So, itong nabili niya, masarap, creamy. Tapos, meron siyang konting asin. So, okay siya. So, ang gagawin ko dito is imemelt ko yung ating butter. And then, pag na-melt to, ilalagay natin yung ating onion at saka yung ating garlic. Okay, mainit na yung aking pan. So, maglalagay na tayo ng ating onions. So, ang gagawin ko dito is ika-caramelize ko lang siya. And then, pag naluto na siya, nakuha ko na yung caramelized look ng ating onions. Then, tatanggalin ko siya. And then, gagawa tayo ng sauce after that para sa ating sandwich. Ilagay ko na rin yung ating garlic para sabay-sabay na siya. So, hintayin natin na maluto ito. Lalagyan ko pala siya ng salt and black pepper habang niluluto natin siya. Okay, salt and black pepper. Okay, then haluin natin siya. And then, balikan natin to pag naging tender na yung ating onions. So, ito na yung itsura ng ating onions, mga kalalabs. So, tatanggalin ko na siya. Lalagay ko lang siya dito sa plate. And dito na rin natin iluluto yung ating sauce. Madali lang tong gawin. Itong ating pa-sandwich ni Mister. Okay, that's perfect. I think hindi ko na siya tatanggalin lahat. Next, ilalagay natin yung ating flour. Haluin natin siya. And then, maglalagay tayo ng beef broth dito. So, add ako ng konti. Mga around 2 tablespoons yan. Mix lang natin siya. Yung flour, ito yung magpapa. Alam nyo na. Magpapalapot ng ating sauce. Okay.
So, haluin ko lang to hanggang maging hindi na siya buo-buo kasi buo-buo siya ngayon. Hawak ko kasi yung camera. Tay lang, ibaba natin ha. Para mas mahalo ko siya. Okay, kunti pa. Okay, haluin lang. And then, add natin yung ating soy sauce na may ketchup. Haluin, haluin, haluin. Ayan. And huwag kayong mag-alala kasi mag-add pa rin tayo ng liquid dito. Yung ating beef broth. So, kailangan natin ng 4 cups of the beef broth for this. Ayan. Now, add na tayo. Okay. 1, 2, parang marami to, for sure meron tayong leftover. 3, and tamang-tama yung nasa container. Ayan. 4 cups. Okay, and haluin lang natin to hanggang sa mag-tick siya mamaya. So, hintayin na lang natin tong maging gravy. Haluin ko lang siya ng haluin. Nandito na sila, Papa Dave. Hi, my love. Tinan niya to, oh. What? Akala ko kung anong kinukuha niya sa ano ko, sa closet ko. Babe, don't drive me crazy, okay? Well, you've been driving me crazy so many times. Why are you trying to make fun of me all the time? No, it's just, that's my clothes. That's for winter. I'm feeling feminine. It looks good on you. Mm-hmm. That's from Yes Style. Really? Yeah. I'm the new ambassador. New ambassador. Influencer, not ambassador. Ambassador. I don't have influenza. Influencer. Oh. Ambassador is Instagram. Mm. But in the YouTube is influencer. Ah, I see. That looks good on you, by the way. Really? I like it. Your request dinner is coming soon, okay? Ooh, lasagna? It's not too healthy, but yeah, it's okay. What lasagna? It's not that unhealthy French though, because you know, it's beef, onions. Yeah, but then you have French fries on the side. Oh, but it's French food, yeah. Yeah. But look at how, you look at like people in Canada and USA, mm-hmm. And what do you notice? French fries? No, you notice that they are fat. Hey. Well, no, we have obesity epidemic in our two countries, and so... It's not a bad thing, but it is. There's a lot of overweight people in the United States and America. Mm-hmm. And if you notice, in France, in Europe, it's not as many overweight people. Yeah, why they're skinny, right? And they eat lots of cheese. Wine. But they eat salads, baguettes. Though. Salads. Yeah, bread. They're more on bread, right? Yep. Breakfast might be brie cheese and a baguette with a glass of wine. So wake up. So live the French life, Louis. Ay, naku, ang kulit, Papa. Babe, change that sweater. It's hot in here. Loko-loko talaga tong asawa kong to. Titikman ni Papa Dib yung sauce na ginawa natin. So, ito na yung itsura niya. Young sauce? So, let me know if we need to add salt or... I think, what do you call this, Babe? The roast beef is salty already. Babe! Should we add the roast beef here? Yeah. Okay, sa pan? What? Yeah. Si Papa Dave, di nakakatulong. Siya tong ano, siya tong may request nito eh. Kakaloka siya. Okay, malapit na yung ating French fries. So, ang gagawin ko ngayon, lalagay ko lang to sa oven. Dalawang piraso na. Kasi... Nicole at Papa Dib lang ang kakain nito. Okay, dalawa.
ganyan. Painit lang natin ng konti. And yun lang, ganun lang kadali. Tapos yung roast beef natin, ilalagay natin siya dito. Ayan lang, dagdag natin siya dito. Oops, yun yung timer ko sa aking french fries. Stop. Stop, stop, stop. So, lagay tayo ng, I think, 4, 5. Ayan, 6 na peraso. Kita lang, pakita ko sa inyo. Ayan na siya. So that's all good. Patayin ko na yung ating okay, turn off. Ayan. That looks good. Okay na to mga kalalabs. Ayan. O diba? Perfect. Perfect na perfect. Okay, tanggalin ko yung ating french fries kasi ready na siya. And yung ating bread, tatanggalin ko na rin kasi kunti lang naman dapat i-toasted yan or painitin. Okay, mag-plating lang ako and kain na tayo. This dinner is ready! Looks amazing! Wow! Nilagyan niya ng cheese. Let's try this. Okay, let's try this. Wow! Wow. Oh, pasaya, pasaway. You want that? You can add ketchup if you want, okay? Mm-hmm. Okay, how's your day? Good. How's your school? Good. Good? That's great. Catching up to do. Okay. Get it? Catching up. Okay, looks good. Kain tayo mga kalalabs. Kain po. Tapos na ang dinner. How's the dinner, my love? Oh, so good. So amazing. So beautiful. How's the request dip, dip, dip inside the dip, dip, dip? It's the most beefiest, dippiest I've ever had. I dipped. When I dip, you dip, we dip. Makulit ka, babe. Yeah. Makulit ka, ha? Huh? Chocolate? So, alam nyo ba, ginawa niya ulit. So, si Nicole, ayaw niya isawsaw yung, ano niya, yung sandwich niya sa dip. Kinukulit niya na naman si Nicole. Tigas talaga nitong ulo ni Tud. Nababaliw ako sa kanya. Sabi niya, oy, dip mo. Sabi ng bata, ayaw ko nga. Pilit niya talaga. Nakakaloka. How's the dip, Lucy? Good. Good? You like the sandwich? Mm-hmm. You like it? Oh, what happened to your phone? I cracked it. Oh no, babe. When? That's why she wanted a new one. No new one. Mm. Why you did that? When did that happen? I dropped it. You know, Nico, when someone give you things, you need to be careful with it. You need to take care of it. You know. Nakrack siya. Sayang. It still works. I know, but then it's not look good when it's broken, you know? When the glass is broken, it's not look good. Alam mo yun? Hindi siya magandang tignan. Pa yan? Ano ba yan? Anong 89, 88, 89? 90, 91. What are you doing? Counting. Ewan ko. Mabasag niya yung ano. Binigay ni Papa Rib yung lumang cellphone niya kay Nicole eh. But anyway, mga kalabs, mag-end ako ng vlog at magpapahinga na tayo. So, let's do a shout-out. So, shout-out po kay... Tugudugudugudu, pag nagbiblik na yung aking camera, mamaya maano to eh, malobat. So, anong pangalan ni ate? So, shout-out po kay Nancy Avolencia Umagay. And shout-out din po kay Mitch Manalo, Jane Bagsik, Tess Benaventura. And shout-out din po kay The Macchi Family, Adina Rifarel, Jennifer De La Cruz Velasco, Lloyd Esquabil Manaligo, Yolanda Santos, Maria Victoria Pangan, James Cruz and Nancy Omangay, and Hedelisa Tozon, and Frank Saria, Linlin, and then Super Des, shout-out din po, and shout-out din po kay Sonia Patisan. So, yun na po yung vlog natin today. Sana po ay na-enjoy niyo yung vlog. If you enjoyed this video, huwag niyo pong kalimutan mag-like kung hindi pa kayo, mag-like at mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. And please share this video to your friend para madagdagan po yung Lalabs family natin. So, again, stay safe. God bless us all. I love you all. Bye-bye!